Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin at bibigyan ng first impression yung Realme 5. So bago natin simulan yung video guys, magte-thank you nga pala ako dun sa mga bagong subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat at nagsasubscribe kayo sa PinoyTube. Nagbibigay ng komento, nagle-like at nag-share. Na-appreciate talaga namin lahat ng ginagawa nyo para sa PinoyTube. And syempre, kung hindi pa kayo subscriber, subscribe na kayo at i-hit nyo yung bell button dito pa sa left side or dito sa right side. Yan, so simulan na natin yung video guys. Yan, so welcome back guys. So ngayon, sisimulan na natin yung unboxing natin sa ating Realme 5. So habang ina-unbox natin to guys, habang sinisira natin yung mga plastic, magti-thank you nga pala ako dun sa mga bagong subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat at nag-subscribe na kayo sa PinoyTube at nagko-comment at nagla-like. Ngayon, habang ina-unbox ko yung Realme 5 guys, i-display ko na yung specification niya dyan sa screen. And so, sa box ng Realme 5 is makikita natin yung Realme 5 branding, 5,000 battery, yung image ng Realme 5, tapos sa left and right side, yung Realme na slogan lang, or yung brand name, tapos sa likod, makikita natin yung specification niya. So, ang nakuha nating unit is 3GB by 64GB. So, as of filming ng video na to, yung Realme 5 is nakapresyo siya ng 7,990 pesos. So, buksan natin. So, sa box, makikita natin is yung quick guide ng Realme at yung important information guide at yung free na jelly case. Realme 5. Yan. So, tatabi ulit natin yan. SIM ejector. Tapos yung micro USB at yung kanyang wall charger. Yan. So, tatanggalin na natin yung plastic. Titingnan na natin yung actual unit. So, first impression natin sa dating, napakaganda ng dating ng Realme 5. So, bali meron siyang dalawang variant na color. Bali yung, itong hawak ko pala is crystal blue at tapos yung isa naman is crystal purple. So, habang inaano natin siya, tinitingnan natin yung panglabas, buksan na natin yung ating Realme 5. Realme 5 powered by Android. Ayan. So, bumukas na yung Realme. And so, tingnan natin yung pinaka-initial setup niya is pipiliin natin, syempre, yung English United States. Tapos, tingnan natin kung merong Philippines. Merong Philippines. Click ulit natin. Connect to Wi-Fi. Ayan. So, connected na tayo sa Wi-Fi. Next. Terms of use. So, kung pwede nyo kayong mag-join sa User Experience Project or pwede nyo hindi kayong mag-join. So, tanggalin muna natin. Tapos, initial, pagbukas natin and mag-update na siya. So, copy apps and data. So, kung meron na kayong ibang smartphone na may Google account, pwede nyo kagad i-transfer yan through this app. So, copy apps and data. So, next natin, pwede natin i-click yung don't copy. And so, mag-skip tayo ulit. Skip. Yan. So, pwede nyo i-on yung scanning or pwede nyo i-off yung mga ayaw nyo gamitin. Yan. So, send usage and diagnostic data, install update and app. So, pwede nating i-use yung location. Siyempre, pag gumagamit tayo ng mga Grab, mga delivery, kailangan yung location natin. So, yun lang muna yung i-on natin. Fingerprint, face, and passcode. So, siset na natin. So, 1, 2, 3, 4, hanggang 6, 5, 6. So, kahit gamitin mo yon,
na binibigyan ka ng notice. So, yung pa rin gagamitin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, enroll na natin yung facial natin. So, haharap ako guys. Ayan. So, dapat naka-straight, tapos hindi kayo nakatikit. Ayan. So, mga 3 seconds bago niya na-detect yung pagmumukha ko. Turn on and raise the screen for facial recognition. So, fingerprint naman tayo. So, sideways natin siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 lang. So, 11. Nadagdagan. 12, 13, 14, 15. So, 15 times. So, automatically select the best Wi-Fi. So, pwede natin i-check yan. Ngayon, kung gusto nyo makatipid sa data, i-off nyo na lang to kasi gagawin niya, pag nawalan kayo ng Wi-Fi, magkoconnect agad siya dun sa data nyo. Tapos magugulat na lang kayo pag-ising nyo. May nag-message sa inyo ng mga friend nyo sa Facebook. Oh, wala na akong data, naubos na. So, mas maganda i-off na lang natin muna yan. Auto-update overnight. So, pwede nating i-on or i-off. So, kung hindi stable yung Wi-Fi nyo sa bahay, mas maganda na lang na i-off nyo na yan. Kasi, habang dinadownload nyo yung update, yung OTA, tapos biglang mawawala ng internet, tapos magiging corrupted yung OTA update nyo, masisira agad yung unit nyo. So, mas maganda, i-off na lang natin yan. Tapos, i-check nyo na lang kung stable na yung Wi-Fi nyo, tsaka nyo i-download. Important date, import data from old phone. So, kung may iba, luma nga kayong mga unit, pwede nyo i-import na. So, siset muna natin siya sa new real phone. Yan. So, ito yung mga i-download niyang app na kung gusto nyong i-download. Ngayon, kung ayaw nyo namang i-download, so, pwede nyong tanggalin yung mga hindi nyo kailangan. Yan. So, messenger lang i-ano natin. Yung iba, ginagamit nila yung app lock para pag may mga ibang ihiram ng smartphone nila, hindi mabubuksan kagad yung Facebook nila or yung Messenger nila or yung Gmail nila. So, meron daw siyang welcome color OS na OS. So, start experiencing natin. Yan. So, tapos na tayo sa pinaka-initial setup ng Realme 5. So, first impression natin sa screen na may body ratio na 82.7 screen body ratio. Tapos 6.5 yung screen niya na may 720x1600 na pixel. 20x9 aspect ratio, 269 ppi density at may Corning Gorilla Glass 3. So simulan na natin yung pinaka-tour sa unit natin. So sa right side, makikita natin guys yung power button ng Realme 5. At sa left side naman guys, makikita natin yung volume rocker niya na up and down at yung kanyang SIM ejector. So gagamitin na natin yung SIM ejector natin para makita natin kung ano ba yung setup niya sa SIM card. So yung Realme 5 is meron siyang 3 slots. So, pwedeng dalawang SIM card at micro SD card. So, napakaganda na ito kasi yung iba, di ba, hybrid SIM lang. So, dalawa lang yung slot nun. Either mamimili ka kung dalawang SIM card or isang SIM card tapos isang SD card. So, sa Realme 5, tatlo yung slot niya. So, dalawang SIM card kagad na dual standby. So, ibig sabihin, pag dalawa yung SIM card na kinabit natin, pareho na siyang gumagana kagad. Sa baba ng ating Realme 5 unit is makikita natin yung ating 3.5mm headphone jack, yung ating microphone pinhole, yung ating micro USB for charging port at syempre data transfer, at yung ating speaker grill para sa loudspeaker ng Realme 5. Sa taas ng Realme 5 is wala tayong makikita. So sa harapan ng ating Realme 5 is makikita natin ang ating selfie camera na may 13 megapixel wide camera, capable of 1080p at 30fps. Sa likod naman is makikita natin yung ating quad camera na may 12 megapixel wide camera, 8 megapixel ultra wide camera, 2 megapixel for dedicated macro camera at another 2 megapixel for depth sensor.
dito rin natin makikita yung ating fingerprint sensor at yung flash at syempre yung Realme branding. And so, i-check na natin kung gaano kabigat yung ating Realme 5. So, pag pinatong natin, bali 201 grams siya. So, tatanggalin natin. And again. So, nasa 201 grams nga yung ating Realme 5. So, i-test na natin yung video quality and sound ng ating Realme 5. Yan. Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, meron tayong unboxing and first impression ng Cherry Mobile Player SC, the game changer. So, stay tuned guys! And so, welcome back guys! So ngayon, simulan natin yung unboxing ng Player SC. So, mukhang maayos naman yung sound ng Realme 5 and syempre yung screen niya is maayos din naman. So medyo malakas din yung sound niya and hindi rin basag yung tunog. And in terms of connection naman is yung Realme 5 meron siyang Wi-Fi 802.11 A, B, G, N, and AC. Tapos dual band na rin siya and capable siya ng Wi-Fi direct at hotspot. Meron na siyang Bluetooth 5.0, yung pinaka-latest na Bluetooth. And ang pinakaiba ng Bluetooth 5.0 sa 4.2 is yung 4.2, ang maximum speed niya is up to 1 Mbps. And yung Bluetooth 5.0 is times 2 nun. So hanggang 2 Mbps na yung speed ng transfer ng Bluetooth 5. And meron siyang micro USB nga na capable ng USB OTG. And so tignan na natin kung ilan yung initial storage niya. So, punta tayo sa settings. Scroll tayo sa additional settings, top storage. So, bali yung 64GB is may natirang 51.2GB pa na storage. So, napakalaki pa niya. Marami pa tayong malalagay na apps and mga games. So, yung Color OS, yung gamit natin is yung pinaka-latest na Color OS. Version 6 pala guys. And so far, initial reaction is smooth naman siya. Ayan. So, Color OS version 6.0.1, Android version 9. Bali, ang processor ng Realme 5 is yung Qualcomm Snapdragon 665 octa-core. Tapos 3GB yung RAM nga yung unit natin. Bali, yung Snapdragon 665 AIE is bali third generation na ng Qualcomm na may Artificial Intelligence Engine. Bali, ang purpose nun is, sabi nila, is for better gaming performance daw, better camera, kaya nakapaglagay sila ng quad camera, at better security performance. So, testingan na natin yung camera ng Realme. So, okay. So, first impression natin, yan, tingnan natin. Sobrang bilis ng camera ng Realme. So, yan, this video naman, tignan natin. Bali, yung camera niya guys is merong EIS. So, meron siyang Electronic Image Stabilization. So, hindi natin alam kung meron ba yung sa 1080p or hanggang sa 4K. Kasi, ang Realme 5 camera daw is capable of up to 4K na 30fps. So, aabukahin pa natin yon sa settings. So, ayan. Lumabas na. 720p, 1080p, at 4K. Yan. So, hanggang 4K daw yung video niya. Tapos yun nga, syempre, ang pinaka-importante sa lahat is yung 5,000 mAh battery niya na kung iisipin natin is optimized daw yung processor tapos may 5,000 mAh battery ka pa. So, sobrang tagal siguro malobat nito. And, iti-check natin yan sa gaming test and sa battery test. And, para sa first impression ko naman sa Realme 5 is parang okay naman sa akin yung Realme 5 as of now. Kasi, mabilis naman yung OS niya and wala naman ako nakikita kahit anong stutter. And, in speaking of screen naman, maganda rin yung screen niya. And yung build quality niya is parang sturdy naman kahit plastic yung sa likod. And maganda rin yung diamond cut design niya sa likod. Tapos yung fingerprint sensor niya is okay naman, mabilis naman.
And yung mga buttons niya, parang yung volume rocker, yung power button, tactile naman. And bumubukas ka agad siya kasi, di ba, ni-register ko rin yung front camera. So, ayan, oh, titingin ako. Yan, open na siya. So, hindi ko alam kung okay ba yung accuracy niya o kung secure ba siya kasi bumubukas ka agad siya. Mabilis niyang nakikilala yung mukha ko. And siguro baka din dun sa AI niya or sa processor niya. And yan, okay naman. Hindi ko na kailangan masyadong gamitin yung fingerprint kasi pagtapat pa lang niya sa mukha ko and nadedetect naman niya kagad. Yan. So sana, sa first impression ko, na-inform ko kayo guys about sa Realme 5. Yan. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!